In my eyes, let me see your face, to face the knowledge of your love. As you lead me, surrender my mind, as you will unfold in my life, in living every day. Spirit leads me on by the power of your love. Okay, di ba may palakpak tayo? Ano ba yun yung 1, 2, 1, 2, 3, ganon? Okay, Jonathan, nalik ka rito. Papalakpakan ka pa mo. Okay, 1, 2, 3, go! Si Popsy na palakpak. Sige, ituro mo, ituro mo. Gano'n ata yun? Ituro mo, ituro mo. Gagawa ng palakpak. Ulit. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hawak mo yung mic kay ano, Jonathan. Ulit. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ewan ko lang. Ginawa ko lang. Okay, 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, Okay, ang next naman natin ngayon, may mag-story ulit. Natanggay niyo nag-story ka last Sunday? Meron ka, meron. Okay, kaya na ba rin? Talagang para ako. Oh, ilang taon na siya sa palagay niyo? Araw sa inyong lahat, ang pamagat ng aking kwento ay ang Bansana ng Itlog ng Ginto na isinulat ni Boots S. A. Pastor. May isang ale na mag-isang nakatira sa gilid ng kapahuyan. Namumuhay siyang mag-isa at malayo sa mga kapitbahay dahil ayaw niyang ibahagi sa ibang tao ang anumang mayroon siya. Gusto niya sa kanya lang ang lahat ng kanyang mga pag-aari. May alagang gansa ang ale, isang malaki, mataba at malusog na inahing gansa na nangitlog ng isang malaki at puting-puting itlog araw-araw. Kinabukasan, nangitlog uli ng ginto ang gansa. Sa mga sumunod na araw ay isang itlog na ginto ang iniluwal nito. Binenta ng ali ang mga itlog sa bayan at umuwi, di hamak na mas mayaman kaysa dati. Ako ang magiging pinakamayaman sa buong kaharian, sabi niya sa sarili. Ngunit hindi makapagpuntay ang ali na maging pinakamayaman sa lahat. Nabagot siya. Naisip niyang masyado na abagal ang gansa sa pagluwal ng mga itlog na ginto. Alam kong maraming itlog na ginto sa tiyarang gansa. Kung makukuha ko agad ang mga itlog na halimbawa sa iloob, hindi ko mailuwal ang mga itlog na ginto sa araw-araw. Iyak na ako mag-iisip kahit pa at mas matagal para
Mabisin. Natalo. Dala ng ate ang kanta sa kusina at ipiniya ang tanito. Nakulang siya sa tinya ang kalungkob-lungkob ng bansa ay wala siyang nakita. Ang kanyang ginawa, inuwi na ang lahat. Ang magandang aral sa kwento, huwag maging maramot at gahaman. Huwag madaliin ang likas na takbo ng pangyayari. Okay, naintindihan niyo yung kwento? Oo! Okay, may tanong si Ana Marie. Ano ang pamagat ng kwento? Ano ba rito? Ito! Ano ba pamagat ng kwento? Kat! Tabi! Oo, ikaw. Lakasan mo. Lakasan mo! Gintong itlog? Pwede na ba yun? Pwede na yun. Ayaw niya eh! Tutungo! Ulit! Ano daw pamagat ng kwento? Gusto ko bata. Bata! Bata! Hindi. Wala tumatas ikaw? Itlog at gano'n. Mali! Ate Sheila! Oh, ang galing! Ang gansa na nangingitlog ng ginto. Number 2. Sino ang sumulat ng kwento? Sino ang sumulat ng kwento? Si Ate Michelle. Wow! Ay, ikaw nga! Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Ako, Sheila. Sheila. Ako. Okay. Ang ali at ang gansa. Saan nakatira ang ali? Oh, sa malayong lugar! Sa malayong yun! Sheila! Kenneth! Sa kahuyan! Pwede na yun, di ba? Oo! Tama! Ay, meron pa daw! Ang daming tanong ni Bebe! Ano ang ugali ng ali? Ano ang ugali ng ali? Ikaw tumawa! Pinakagaling pa? Ikaw, ikaw yung naka parang green na blue. Ikaw yan talaga, ikaw nga. Pinalin. Okay, madamot. Ano ang magandang aral sa kwento? Ate Sheila! Ate Sheila! Ate Sheila! Ako alam po, Ate Sheila! Huwag maging madamot. Trisha. Huwag maging madamot. Ako. Dalawa yun, di ba? Ako. 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 Mapsi. Ako, Mapsi. Mapsi na. Lasa magot na. Huwag maging gahanan. Ako. Ako. Ako din. Ako. Ako.
Huwag maging kahaman at huwag padalhin ang mga pangyayari. Meron ka dyan? May nga sumalit sa akin. May i-announce mo. I believe the children of our future teach the world less and little. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children laughter remind us how we used to be. Everybody's searching for a hero. People need someone to look up to. And everybody and anyone talk about money. A lonely place to be. And so I learned to depend on me. I decided that long ago, never to look at anyone's shadow. If I fail, if I succeed, at least I live, yes, I believe. No matter what they say from me, they can't take away my dignity. Children are future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauties they possess in birth. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody searching for a hero. People need someone to look at you. And never found anyone who will feel my need. A lonely place to be. And so I learned to depend on you. And decided long ago never to walk anyone's shadow. If I fail, if I succeed, at least it is the greatest love of all. And it's by chance that special place it's you've been dreaming of leads to you alone. Let place find your strength in love. Hindi ko parinig! Bakit yung tubo? Hindi pumapala. Ay! 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 Ay!
Group 1, group 3 ka, tibot eh. Okay. Meron na rin kayo, matukwento. Yung 38 years old na. Eh? Welcome natin si Ate Babes. Balak sa kulit. Aray ko. Tita na yan. O, tita pala daw. Tita Babes. Tita. Aray ko! 40 years old pala na. Serate. Totoo naman eh. Ang title ng kwento ko ay Ang Magkapatid na Ang Magkapatid, yun na lang. Ang pangalan ng dalawa ay may isang magkapatid na napamanahan ng kanilang mga magulang na kung saan ito'y kanilang pinaghatian. Tapos, ang panganay na anak ay si Edricel at ang isa naman ay si Cerudo. Si Edricel ay may asawa at tatlong anak. Samantalang si Cerudo naman ay binata at nag-iisa lamang. Nung pinaghatian nila ang kanilang mana, naisip ni Cerudo na kawawa naman ang kanyang kapatid dahil pantay ang kanilang pamana, tapos si Edricel ay may pinapakain pamilya, samantalang siya ay nag-iisa lamang. Kaya naman, tuwing hating gabi ay nagdadala siya ng isang sako ng bigas sa bodega ng kanyang kapatid. Samantalang si Edricel ay nag-iisip din na kawawa naman si Cerudo dahil nag-iisa lamang ito sa buhay at siya ay may pamilya. Pagtanda niya ay may mag-aalaga sa kanya kasamantala kay Cerudo naman ay wala. Kaya naghahatid din siya ng sako ng bigas sa bodega ng kanyang kapatid. Isang gabi ay madilim, syempre. Madilim. Nagkabunggo yung dalawang kapatid sa pagdala ng sako sa kanilang mga bodega. Dito, nalaman nila na ang bawat sila sa kanila ay nag-iisip ng mabuti. Kaya dito, napagkasunduan nila magsama at paun na rin pa ang kanilang pamana. Ang aral sa kwento ay huwag maging ay hindi. Dapat mag-isip tayo ng mabuti sa ating kapwa dahil kung hindi natin pababayaan ng ating pamilya or kapwa, hindi rin tayo pababayaan ng Diyos. Magtatanong ako. Saan nakatira ang dalawang magkapatid? Sa bahay. Sige. Anong pangalan ng bunsong anak ay bunsong kapatid? Si Gemma. Wala na, 1, 2, 3, 4. Apo. Yung mga nakasagot na kanina, wala na sasagot. Wala na. Si Clara. Cerudo, tama. Ano ang inahatid ng magkapatid sa bodega nila? Hindi, okay, tama. Isang sako ng bigas. Ano pa? Ano yung iniisip ni Edricel kay Cerudo?